We are here right now with Mr. Benedict Rapaso, aka Nakilhead, who is a game streamer from Cebu. Welcome, Nakil. Hello, Ash. Welcome. Thank you for having me here. So, kamusta ka naman, ikaw and ang family mo? Well, okay lang naman so far kami dito, from Cebu to Pampanga, it's May. Pero actually, dito na ako on September 5. So, yung wife mo and yung kid mo is also here with you? Kasi may kwarto din kami dito. So sinama ko, it's hard for me to left and iwan yung pamilya ko dito sa Cebu. Kasi andito ako natatrabaho. Kailan ka ba nag-start ng stream? Pero nag-start ako ng stream 2017, November. Then from that point, walang viewers. Pero hindi ako stressed out kasi nag-enjoy ako sa streaming. So ano bang ginagawa mo before ka mag-start ng stream? Nanggaling ako sa call center, nag-work ako for about a year. And then after a year, iniwan ko call center kasi nakasakit ako. It's a life-threatening situation. Hindi ka na akong mamatay na dahil sa ano na yun, sa pagtatrabaho nito. Kasi sobrang stressed, sobrang pagod sa trabaho. So it affected your health talaga? Sobra, as in. Then, the fact na hindi ka akong mamatay, pinaano ako ng AirPods sa negosyo doon natin. And from then on, yun, wala na akong ibang ginawa. Buy and sell, tapos sideline. Para lang makapag-provide sa family ko, sa anak ko, sa asawa ko. Okay, so ano yung nag-expose sa'yo sa streaming? How did you find out about streaming? May tropa ako, CSGO days. And then, parang na-engaño lang din ako. Na nag-stream siya, sumasali ako sa, ano niya, sa stream niya. And then, parang I got jealous na, uy, nakikita ng tao dito. Ganyan, may mga nanonood. Na-mention mo na nag-start ka mag-stream ng 2017. So, 2 years ago, ano yung differences ng streaming community sa ngayon? Back then, which days, okay pa ako mag-viewers ka or wala. Still, you enjoy streaming kasi tulungan yung mga tao din. With 2019 naman dito sa Facebook, jumping from Twitch to Facebook. Okay pa rin siya, pero sabihin natin 98% okay. Pero 2% ng community kasi may mga bata na, may mga hindi ka gusto. Kasi nakikita ng lahat ng tao kasi easily sharing the stream, makikita ng lahat. So, sa 2% na yun, medyo toxic. But at the end of the day, magiging okay lang din siya. Kasi pag nagustuhan ng 2% na yun yung content mo, well, magiging fun mo na din. So, sa tingin mo, paano ka dumating sa point na to? How did you reach this level of recognition or popularity? Ano lang, siguro, from the support of the people. They give back to me as, pinapasaya nila ako sa mga comments nila. Like, kayang-kaya mo yan, walang hindi kaya nagpasahin yun ito. So, credits to all my fans na, na andun lagi sana, sa streaming, andun lagi sa likod ko. Okay, so kung hindi ka naging streamer, sa tingin mo, ano yung ginagawa mo ngayon? Tambay siguro ako. Or di kaya na, on the side of family-wise na siguro, to provide to my family. Tumutulong pa rin ako sa negosyo ni Hermas at Airpods. Para lang talaga makapag-provide sa sarili ko family. Kumita naman, pero unlike sa streaming, na sobra-sobra yung pag-provide ko. Like, naka-needs niya okay na napoprovide ko, pero nabibigay ko din yung wants ng family ko. Let's say, hindi ka na mag-stream, what other plans do you want to pursue? May iba ka pa ba mga goals, dreams in life? Gusto mo mag-pursue? Gusto mo yung maging negosyante talaga. Kasi mindset ng Pilipino is to work and work. Pero para sa akin, negosyo yung nakakapangat sa buhay. So, I want to build my own business para lang. Hindi na maka-experience yung anak ko sa na-experience ko dati. Na mahirap yung buhay, gano'n lang. So, yan, negosyante. As a gamer dad, ma-recommend mo ba sa anak mo to pursue gaming as well? Hard question, pero 50-50. Like, prioritize muna niya yung education niya. And then afterwards, kung tapos niya yung mga kailangan niya gawin sa school niya, pwede siya mag-game. Hindi ko siya, hindi yung typical na parents na, bawal ka maglaro, ganda kaya. So, hindi. Like, okay, pwede ka maglaro, pero tapusin mo yung priorities mo sa school. Ayun, thank you so much again for gracing the show and thank you for your inspiring words and for sharing your story to us. Let's get to know more inspiring stories in the video games industry. This is Ashley, this is Glife. Thank you. Thank you.